Ninong Ray. Sa kalagitnaan ng pandemic, Ninong Ray took over the social media scene by storm. Dati wala naman tayong kilalang nagngangalang Ninong Ray. Pero ngayon, Ninong Ray has been the face of food entertainment sa Pilipinas. He became famous, a lot of brands connected with him, naging cover pa siya ng isang liquor brand, top YouTubers in the industry, and even famous celebrities started to collaborate with him. But I have one question left in my mind. Masarap ba talaga magluto si Ninong Ray? Nagsama ako ng mga kaibigan ko para magkaroon ng iba't ibang opinion kung masarap ba magluto si Ninong Ray. Lahat kami ay hindi pa nakakatikim ng luto niya. At meron lang isang bagay ang common sa aming lahat. Lahat kami ay matakaw! Matakaw! Yeah! Wow! Ninong! What a beautiful voice! Ninong! Dami nyo naman, kala ko ikaw lang. Hindi, nung okay lang ba? Ninong! Dalawang pirasong hita ng manok lang yung binili ko. Dalawang pirasong hita lang daw. Hindi kami kakain! Wala kami pagkain! Uwi naman kami! Ito tayo, guys, para alamin kung masarap pa talaga ang luto ni Ninong Ray. Hindi, iniisip ko rin. Para malaman natin kung masarap ba ang luto ni Ninong, i-scorean namin siya. 10 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. At the end of this video ay pagsasama-samahin namin ang aming score. Pag umabot ng 8 pataas ay masasabi nating masarap talaga. Pero kung mababa sa 8 ay masasabi nating hindi masyadong masarap ang luto ni Ninong. Siyempre gusto ko ipakilala sa inyo si Bet. Bet? Oo. Ayan, may nakasulat. Ang aking chopping board na recently na-murder siya. Butas-butas siya. Ano ito? Pinaglataga ng trumpo, no? Oo. Oh, kinuhon niya ka, pre. Bata! Na-bad trip. Tapos siyempre, yung kalan ko napatagal ko na kasama. Tapos ito, siyempre, mga kutsilyo lagi natin ginagamit. Ano pinaka-favorite mo dyan, no? Ito. Tsaka ito. Ngayon, bukod sa pakay nating alamin kung masarap ba ang luto ni Ninong Ray, ay meron pa akong isang misyon dito. Si Ninong Ray ay isa sa mga nag-donate sa ating proyekto. At sa halagang dinonate niya ay may kaukulang task na kailangan kong magawa. At yon ay ang magpatato ng hashtag One with the Kids. So hinalag po ang pinakamalupit na magtatato para si John Rich. So ngayon, huwag na natin patagalin nun. Pabilisin mo. Oo, kasi bukod sa pagtatato, kailangan nga natin malaman kung masarap ba talaga magluto si Ninong Ray. Tiga mo. Hindi, iniisip ko kasi. Tikman yung unang niluto ni Ninong Ray. Lulutuin na naman ngayon yung pangalawa, which is, ano ang title niya nung? Crispy Kare Kare! Medyo malapit to dun sa kung ano yung isang variation, kung ano yung dish that made Ninong. Habang nagluluto si Ninong Ray, ay naaalala niyo ba yung bata na nakahula na aabot sa 1.2 ang donations? Tama na sa 1.2! Pinuntahan na namin siya, and as promised, ay tinreat namin siya. Hey guys, so kayo kasama na namin si Mario. Tsaka na dyan sa regalo ko. Maraming salamat po, kuya Adam. Thank you, ingat ko palagi, tol. Pala guys, kasama ko rin yung mga tropa ko dito sa Bangulase. Yeah.
mabubuhos natin dito. Naging karihan, tol! Ngayon, check natin kung ano to. Uy! After niyan ay ginawa na rin ni Ninong ang sauce ng kare-kare. In the moment of truth, ang paghahati ng masarap at malutong na baboy. Uy! Juicy kaya? Uy! Umiiyak siya! Kainin mo na ako! Kaya natin paghiwalay itong dalawa kasi may separation ng ano dito. Uy! Hindi, kaya mo. Grabe, hindi ko lubos na isip na nagkaroon ako ng tsansa na matikman ang luto ni Ninong Ray. At kagaya ng pagputok ng baboy ay ang pagputok din ng ating YouTube channel pag pinindot mo yan. Dahil sa December 31, isa sa mga subscriber ko ay makakatanggap ng 25,000 pesos. Kaya subscribe, hit the button, yay! Adobong seafood. Tinikman na namin siya isa-isa and eventually, nag-usap-usap na kami para malaman kung masarap ba talaga. Si Edan ay iniskuran ang luto ni Ninong Ray ng 8 out of 10. Ramon, 9 out of 10. Nash, 8.5 out of 10. Ezekiel, 10 out of 10. Sleng, 9 out of 10. Tantan, 9 out of 10. Maxi, 9.5 over 10. Robert, 9 over 10. At ang aking score ay 9.5 over 10. With a total of... So as of this moment, hindi pa alam ni Ninong Ray kung pumasa ba siya sa atin. Tama. Nakabahan ako. Kaya ngayon, salakad. Gusto ko lang sabihin na Ninong Ray... Maraming salamat. Ay, thank you pare. Maraming salamat. Thank you po sa pagpapaunlak sa amin. It was just a dream but now it's real. Hey! Remember me! Kapag nag-iisa! Masyado maganda boses niya, baka ma-demonetize. Copyright. Ganda ng boses niya. Pantay na pantay sa amin. Lala, maraming salamat. This is Ninong Ray. And we are the world! Walang practice. Okay. Maraming salamat, guys! Mapapanood nyo kay Ninong Ray kung paano ginawa ang mga ginagawa niya. Yeah!